ang bungis-ngis na lola, walang awang mamamatay tao, na ang target ay mga taong malalapit sa kanya. Batay sa mga sikat na pelikula, libro, at podcast, karamihan sa mga serial killer ay nakakuha ng reputasyon bilang mga kitakot-takot, puti, at nasa katanghaliang gulang ng mga lalaki. Gayunpaman, ang katotohanan ay ang mga serial killer ay may iba't ibang hugis at sukat, kabilang ang mga matanda at chubby na lola. Noong 1950s, ikinwento ng mga pahayagan sa buong bansa ang kwento ni Nanny Dos, isang masayahing matandang babae na may masamang ugali, na pumatay sa kanyang mga asawa at nag-cash out sa pera ng insurance. Matapos gawin ang kanyang unang pagpatay noong 1920, ipinagpatuloy ni Nanny Dos ang kanyang pagpatay hanggang sa nahuli siya. Ang mas nakakagulat pa ay ang kanyang desisyon na patayin ang mga taong di umano'y pinakamamahal niya, at ang masamang reaksyon ni Nanny na tinatawanan ang kwento ng kanyang aktibidad sa pagpatay. Kaya, paano nakaligtas si Nanny Dos sa pagpatay ng napakatagal? Isang malalim na pagnanais na makilala si Mr. Perfect. Upang maunawaan ang malalalim na kabuktutan ni Nanny, kailangan nating bumalik sa pinakasimula. Noong 1906, si Nancy Hazel ay isinilang sa mundo, na may suot na parehong baluktot ng iting gaya ng ipagmamalaki niya sa ibang pagkakataon kapag nagsasalita sa media tungkol sa kanyang mga pagpatay. Ang batang babae ay lumaki sa kanayunan ng Blue Mountain, Alabama, at pinagtibay ang palayaw na Nanny. Isa siya sa limang anak na gumugol ng kanilang mga araw sa pagtatrabaho sa bukid ng pamilya at paghila ng kanilang timbang at pagtulong sa mga gawaing bahay. Ang mga taon ng hirap sa trabaho ay nagudyok kay Nanny sa maling paraan. Sa kalaunan, nagsimula siyang magtanim ng sama ng loob sa mapang abuso at makontrol na kilos ng kanyang ama. Sa halip na makapag-aral, nagtatrabaho si Nanny sa bukid. Sa kalaunan, hinayaan niyang gumala ang kanyang isip at itinakda ang kanyang paningin sa paghahanap ng perpektong lalaki. Marahil kung gayon, makakatakas siya sa mahigpit na pagkakahawak at pangangibabaw ng kanyang ama. Mga kalat-kalat na pagsabog bago nakilala ang asawa. Noong 7 taong gulang si Nanny, nakaranas siya ng matinding pinsala sa ulo na magkakaroon ng pangmatagalang epekto sa kanyang mental na estado. Siya ay naglalakbay, sakaya ng isang tren nang bigla itong huminto, na binangga ang ulo ni Nanny sa metal bar sa kanyang harapan. Sa mga sumunod na buwan at taon, makakaranas si Nanny ng random blackouts, talamak na pananakit ng ulo, at pakikibaka sa kalusugan ng isip. May epekto kaya ang pinsalang ito sa masasamang aksyon ni Nanny sa hinaharap. Noong siya ay 16 na taong gulang, si Nanny ay nagnanais na makahanap ng perpektong lalaki na tutulong sa kanya na makatakas mula sa pagkontrol ng ama na mainitin ang ulo. Isang araw napadpad siya sa kanyang pinapangarap na manliligaw si Charlie Braggs. Si Charlie ay isang katrabaho sa lokal na kumpanya ng tela. Sa mukha, siya ay tila masipag at maaasahan. Nagkaroon lamang ng isang isyo. Pagkilala sa halimaw in-law. Ilang taon, nang buhay niya ang ginugol ni Nanny sa pagbabasa ng mga romance novel at pangangarap ng gising tungkol sa paghahanap ng kanyang Prince Charming. Nang makilala niya si Charlie Braggs, naisip niya na ito ang kanyang gintong tiket. Sa kasamaang palad, siya ay dumating bilang isang bumili, kumuha ng isang libreng pakete, at ang freebie ay ang kanyang ina. Si Charlie ay pinalaki ng isang single mother na nagmahal sa kanya ng todo. Kahit na matapos magpakasal sina Charlie at Nanny, lumipat siya sa kanilang tahanan at nagpatuloy na duminahin ang espasyo. Nang maglaon ay sinabi ni Nanny, "Nagpakasal ako sa isang batang lalaki na ang ina ay ganap na kinuha ang aking buhay." Ang pangangibabaw ng kanyang biyanan ay magdudulot ng matinding pinsala kay Nanny, na nagtutulak sa kanya na uminom at manigarilyo. Tiyak na nadismaya si Nanny sa presensya ng kanyang biyanan, ngunit hindi siya sumuko sa kanyang kasal. Sa kabila ng pag-abuso sa alak at sigarilyo, nananatili si Nanny at nagkaroon pa ng 4 na batang babae sa kanyang unang asawa. Sa kalaunan, ang pilit ay naging labis para kay Nanny. Sinabi ni Charlie Braggs, si Nanny ay isang magandang babae at napakasaya. Nagsimula ng maayos ang aming kasal, ngunit pagkatapos ng ilang taon, nagsimula siyang umalis. Sa isang kalunos-lunos na pangyayari, 2 sa mga anak na babae ni Nanny ang namatay dahil sa pinaghihinala ang pagkalason sa pagkain. Ang kanilang pagkamatay ay itinuring na isang kakaibang aksidente, sa kabila ng hinala ng pulisya na si Nanny ang may pananagutan. Ang mga pagkamatay ay nakatakot kay Charlie at tumakas siya kasama ang panganay ng mag-asawa, si Melvina. Naiwan si Nanny kasama ang kanyang bunsong anak na babae, si Florence, at nagsimulang magtrabaho sa isang cotton mill para maglagay ng pagkain sa mesa. Nabigo ang kanyang unang kasal. Gawing opisyal ang diborsyo. Sa loob ng maraming buwan, hiwalay na namuhay ang mag-asawa, hanggang sa bumalik si Charlie sa tahanan ng pamilya at ibinalita na may nakilala siyang iba. Nang humihiling ng diborsyo, ipinaliwanag ni Chaley na labis siyang natakot sa kung ano ang kayang gawin ni Nanny. Natupad ang hiling niya para sa hiwalayan. Hindi na malaya ni Charlie na posibleng nakatakas na siya sa kamatayan. Nakalulungkot, hindi magiging maswerte ang mga magiging asawa ni Nanny. Pagkatapos ng diborsyo, kinuha ni Nanny ang sarili at inalis ang alikabok, naglagay ng ad sa kolom ng Lonely Hearts ng lokal na magazine. Labis sa kanyang kagalakan, nakipag-ugnayan si Frank Harrelson. Hindi si Frank ang knight in shining armor. Tumugon si Frank sa patalastas ni Nanny, nanligaw sa kanya ng mga pangako ng romansa at kaakit-akit na tula, at hindi nagtagal ay nagpakasal ang mag-asawa. Gayunpaman, natuklasan ni Nanny ang tunay na kulay ni Frank ilang sandali pagkatapos.
Sa likod ng maskara ng mga romantikong salita, si Frank ay isang malupit na tao at isang galit na galit sa alkohol. Nakipagpunyagi si Nani sa 16 na taon ng pisikal at emosyonal na pang-aabuso, inilabas ang kanyang mga pagkabigo sa ilang maling paraan kahit na pinatay ang sarili niyang mga apo. Habang kasal kay Frank, ang panganay na anak na babae ni Nani ay nagsilang ng isang sanggol na babae. Ginawa ni Melvina ang kakilakilabot na pagkakamali ng pagtitiwala sa kanyang ina na mag-aalaga sa bagong panganak habang siya ay nahuli sa kawalan ng tulog. Wala pang isang oras, patay na ang batang sanggol. Nang magising si Melvina, sinabi sa kanya na pumanaw na ang kanyang bagong silang na anak. Malalim na hinala na sinamahan ng sakit sa puso, at si Melvina ay kumbinsido na may masamang bagay na naglalaro. Ayon kay Melvina, nakita niyang sinaksak ng kanyang ina ang kanyang sanggol na babae gamit ang isang pin, gayunpaman, ang kanya ng ganita ay itinuring na hindi mapagkakatiwalaan dahil sa kanyang inaantok na estado at mataas na dosis ng mga pangpawala ng sakit. Kalunos lunos, panibagong sakit sa puso ang mararanasan ni Melvina. Pagkalipas ng ilang buwan, patay na rin ang panganay ni Melvina. Ang maliit na si Robert ay 2 taong gulang nang mamatay siya sa asphyxiation. Muli, pinaghihinalaan ni Melvina ang kanyang ina ngunit walang patunay na gumawa ng karagdagang aksyon. Matapos makawala sa di umano'y pagpatay sa kanyang 2 apo, handa na si Nani na sipain ito ng 1 bingga. Sino ang susunod sa listahan ng pagpatay ni Nani? Si Nani ay nagtiis ng 10 taon ng pang-aabuso sa mga kamay ng kanyang asawa, na nakakabagabag. Kasabay nito, natapos ang World War II at ipinagdiwang ng Amerika ang tagumpay nito. Si Frank ay masigasig na sumali sa mga pagdiriwang, na nagpakasawa sa 1 gabi ng matinding pag-inom. Naisip ni Nani na ito na ang perpektong pagkakataon para tapusin ang kanyang mga paghihirap, at binuhusan ng lason ng daga ang kanyang mais na alak. Matapos ang higit pang pagpapakasawa sa inuming may lason sa daga, bumagsak si Frank sa sahig, namimilipit sa sakit. Inayos ni Nani ang kanyang mga gamit at lumipat sa hangganan ng estado, naiwan ang walang buhay na katawan ng kanyang asawa sa likod niya. Ngayon na, si Nani ay may lasa ng pagpatay, walang makakaawat sa kanya. Iniwan ang mapang-abusong kabanata sa kanyang rearview window, nanirahan si Nani sa North Carolina at naghanda upang akitin ang isa pang biktima. Dahil mahusay na gumana ang kolom ng Lonely Hearts dati, nagpasya siyang subukan ang parehong taktika. Muli, nagbunga ang kanyang mga pagsisikap at nakilala niya ang isang mahinang lalaki na nagngangalang Arlie Lanang. Sa loob ng 2 araw, lumuhad si Arlie at hiniling kay Nani ang kanyang kamay sa kasal. Naisip ni Arlie na siya ay nakakuha ng ginto, ngunit talagang pinirmahan niya ang kanyang hatol na kamatayan. Di nagtagal, nalaman ni Nani na si Arlie ay isa ring bumbling alcoholic, katulad ng dati niyang asawa. Sa pagtanggi na sumuko sa parehong pang-aabuso, nilaso ni Nani si Arlie at dinala ang kanyang buhay sa maagang pagtatapos. Nang pag-aralan ng mga doktor ang bangkay ni Arlie, sinisi nila ang pagkamatay nito sa labis na pag-inom, at si Nani ay nakaalis ng hindi nasangkot. Si Nani ay nakita bilang isang kagalang-galang na babae. Ginamit ni Nani ang pagkakataong manirahan sa North Carolina upang bumuo ng isang bagong reputasyon para sa kanyang sarili. Ayon sa kanyang mga kapitbahay, si Nani ay isang kagalang-galang na babae na nagmamahal sa kanyang asawa, sa kabila ng kanyang masamang pakikitungo. Matapos ang ilang araw na pagsusuka at pagkahilo, tuluyang sinipa ni Arlie ang balde, at nakita si Nani bilang isang walang magawang balo. Bakit nagpa siya si Nani na patayin ang kanyang, maraming, asawa sa halip na hiwalayan lang sila? Sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang asawa, nagawa ni Nani na lagyan ng pera sa insurance ang kanyang mga bulsa at suportahan ang kanyang sarili hanggang sa matagpuan niya ang kanyang susunod na hindi pinaghihinalaang biktima. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi napunta ayon sa plano kasama si Arlie. Naisip ni Nani na mamanahin niya ang lahat ng ari-arian ni Arlie, gayunpaman, siya ay naligaw ng landas. Ang will talaga ni Arlie ang magpapas siya na ang lahat ay ipaubaya sa kanyang kapatid. Nagalit si Nani at nagmamadaling pumunta sa tahanan ng ina ni Arlie, na matatagpuan sa isang kalapit na bayan. Handa siyang gumawa ng kalituhan. Pagkaraan ng ilang sandali, namatay ang ina ni Arlie sa mahiwagang pangyayari, at ang bahay ni Arlie ay nasunog sa lupa. Tinalikuran niya ang pagkasira na dulot niya, lumipat si Nani sa susunod na proyekto. Pagtama sa daan muli, habang ang pagkamatay ni Arlie ay hindi nagtaas ng anumang kilay, ang kasunod na pagkamatay ng kanyang ina at pagkamatay ng kanyang bahay ay tiyak na kainahinala. Kaya, umalis si Nani sa bayan at bumalik sa Alabama upang alagaan ang kanyang kapatid na si Dobby. Noong panahong iyon, si Dobby ay nakaretay sa kama at ang kanyang karamdaman ay tumaas hanggang sa kamatayan sa ilang sandali matapos na kinuha ni Nani ang kanyang pangangalaga. Tila pinatay ni Nani ang lahat ng kanyang hinawakan, ngunit walang sino man ang naghihinala. Kasabay nito, umaasa pa rin si Nani na makakahanap siya ng pag-ibig. Pinabayaan siya ng kolom ng Lonely Hearts at kaya sumali siya sa isang dating service na tinatawag na Diamond Circle Club. Doon, nakilala niya si Richard Morton, isang retiradong tindero na naging ika-4 na asawa ni Nani. Gayunpaman, hindi manatiling tapat si Richard at naisagawa ang mabilisang pag-aayos ni Nani at binalak niyang lagyan ng lason ng daga ang kanyang inumin. Ngunit bago siya kumitil ng panibagong buhay, ang mga plano ni Nani ay nahadlangan. Nagdagdag si Nani ng 1 pang 2 kamatayan sa kanyang bilang. Bago magawa ni Nani ang gawain, ang ina ni Nani, si Luis, ay nagpakita sa bahay at nanirahan sa mag-asawa.
Nagkataon, si Luis ay nagsimulang magdusa mula sa ilang mga sakit sa bituka na humantong sa kanyang kamatayan ilang araw pagkatapos ng kanyang pagdating. Sa kawalan ng kanyang ina, pinatay ni Nani ang kanyang ikaapat na asawa at nagbigay ng puwang para kay Samuel Dos, ang kanyang ikalima at huling asawa. Nakilala ni Nani si Samuel sa Oklahoma noong 1953 at naisip na baka iba siya sa iba. Sa ilang mga paraan, iba siya. Si Samuel ay hindi mapang-abuso o isang alkohol, ngunit siya ay labis na nagmamay-ari. Kokontrola ni Samuel ang lahat sa buhay ni Nani mula sa kung gaano karaming pera ang ginastos niya hanggang sa mga palabas na pinanood niya sa TV. Desperado na makawala sa kontroladong kalikasan ni Samuel, tumakas si Nani mula sa Oklahoma, ngunit hindi pa nalalayo si Samuel sa kanyang masamang kalikasan. Nakagawa si Samuel ng malalang pagkakamali. Kung alam ni Samuel kung ano ang kaya ni Nani, hinding-hindi na siya magmakaawa na bumalik ito. Sa kasamaang palad, nagpasya siyang ipaglaban ang kanyang kasal at nangako na luluwagan niya ang kanyang pagkakahawak at tatubusin ang kontrol sa pananalapi. Naglagay din siya ng napakamakatas na karot sa harap ni Nani nangako na gagawin niya itong benepisyaryo ng insurance. Nagbunga ang kanyang mga advances at umuwi si Nani, armado ng isang plano. Sa kanyang pagbabalik, inihurno ni Nani ang kanyang asawa ng isang masarap, prune na cake nilagyan ng lason. Halos 24 na oras pa lang nakauwi si Nani ng gamulong-gulong si Samuel sa fetal position, tinitiis ang pananakit ng tiyan. Gayunpaman, hindi siya pinatay ng cake. Si Samuel ay gumugol ng ilang linggo sa ospital at pagkatapos ay bumalik sa bahay. Isang masarap na tasa ng kape at nakalantad na Nani. Determinado na gampanan ang papel ng mapagmahal na asawa, sinalubong ni Nani ang kanyang asawa sa bahay na may kasamang mainit na tasa ng kape. Sa pagkakataong ito, hindi na siya magkakamali at gumamit ng mabigat na kamay para lagyan ng lason ang kanyang kape. Sa loob ng ilang oras, patay na si Samuel at labis ang hinala ng doktor sa bigla ang pagkamatay ng kanyang pasyente. Determinado na makarating sa ilalim ng misteryo, ang doktor ay humingi ng autopsy. Natapos na ang pagpatay ni Nani. Sa panahon ng autopsy, isang hindi kapani-pani walang malaking halaga ng arsenic ang natagpuan sa kanyang tiyan. Si Nani lang ang kanilang pinaghihinalaan, at mabilis siyang inaresto ng mga pulis dahil sa hinalang pagpatay. Nakakagulat, siya ay may malaking ngiti nang ilagay siya ng mga pulis sa pusas. Nakadagdag lang sa hinala ang kakaibang reaksyon niya. Nakakainis ang reaksyon ni Nani. Karaniwan, kapag nahuli ang mga sospek, nagpapakita sila ng ilang uri ng pagtutol. Ang ilan ay natatakot, ang iba ay nagtatanggol, at ang ilan ay tumutugon sa pagkabigla at galit. Gayunpaman, si Nani Dos ay lumitaw na masigla. Napahadjeject siya ng tanungin tungkol sa pagpatay at nakipaglandian pa sa pulis. Si Nani ay isang masigasig na naniniwala sa mga nobelang romansa at regular na binabago ang kanyang sarili sa mga karakter na nabasa niya sa mga libro. Ang mga pulis ay lubos na nalilito sa kanyang mapang-akit na pag-uugali, na nagtataka kung paano ang isang kaakit-akit na matandang babae ay maaaring maging isang cold-blooded murderer. Ang pagtatapat na hinihintay nila. Sa kabila ng pag-on sa alindog, si Nani Dos pa rin ang pangunahing sospek sa pagkamatay ni Samuel Dos. Pinalakas ng mga awtoridad ang init at ipinagpatuloy ang pagtatanong sa kanya, ginagawa ang panayam hanggang sa huli, nakuha nila ang sagot na gusto nila. Sa huli, umamin si Nani. Hindi lamang niya inamin ang pagpatay kay Samuel Dos, kundi pati na rin ang tatlo sa kanyang mga naunang asawa. Gayunpaman, nang tanungin ng pulisya ang tungkol sa iba pang miyembro ng pamilya na namatay sa ilalim ng mahiwagang mga pangyayari, iginuhit niya ang linya, tinatanggihan ang anumang pagkakasangkot. Matapos ang kanyang pag-amin, hinukay ang mga bangkay ng dati niyang asawa, na nagpapakita ng nakagugulat na dami ng arsenic. Nakahanda na si Nani. Inimbestigahan ng pulisya ang tahanan ni Nani at natagpuan ang isang nakakatakot na dami ng arsenic sa kanyang mga aparador. Malinaw na kung masusumpungan ni Nani ang sarili sa isang mahirap na sitwasyon, magpapatulo siya ng ilang patak ng lason sa pagkain at inumin na kanyang inihain, habang pinapanood ang kanyang kawawang biktima na kumakain ng kanilang huling pagkain. Nang matapos ang imbestigasyon, natukoy ng pulisya na walang pusong pumatay si Nani nang hindi bababa sa isang dosenang tao. Karamihan sa mga taong ito ay may kaugnayan sa dugo, na ginagawang mas nakakagulat ang mga pagpatay. Nang harapin ang mga paratang na ito, sinisi ni Nani ang kanyang mga krimen sa pinsala sa utak na natamo niya noong bata pa siya. Ang mga krimen ni Nani ay naging mga headline, at gayon din ang kanyang hindi angkop na tugon sa mga akusasyon. Batay sa masayang tugon ni Nani sa pagpatay sa kanyang maraming asawa, binigyan siya ng mga pulis ng palayaw na The Giggling Granny, at kumalat ito na parang apoy. Naintriga ang lahat sa malamig niyang tugon, iniisip kung nasa sabunutan ba talaga siya sa utak. Siya ay naging isang pambansang sensasyon bilang isang serial killer, tumatawa tuwing nagkukwento kung paano niya pinatay ang mga nagmamahal sa kanya. Sa kanyang mental state na pinag-uusapan, ang mga tao ay nagtaka kung siya ay karapat-dapat na humarap sa paglilitis. Makikipaglaban ba ang Giggling Granny sa pagsubok? Hindi lihim na haharapin ni Nani ang habang buhay na pagkakakulong kapag napatunayang nagkasala sa kanyang mga krimen. Gayunpaman, pinanatili ni Nani Dos ang kanyang makulat na katauhan, hindi nababagabag sa kapalaran na mayroon siya. Sa kabila ng kanyang pag-aangkin ng kawalang tatag ng pag-iisip, si Nani ay pupunta sa paglilitis. Si Nani ay sinuri ng ilang psychiatrist, na lahat ay kinumpirma na siya ay matino at angkop na humarap sa paglilitis.
Minsan sa courtroom, si Nani ay umamin na nagkasala sa pagpatay, at ang kanyang hinaharap ay hawak sa mga kamay ng isang hurado na sinentensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Gayunpaman, hindi siya mananatili doon ng ganoon katagal, dahil namatay siya mula sa leukemia wala pang isang dekada, na dinadala ang lahat ng kanyang mga lihim sa libingan. Isang nakakagulat na motibo para sa pagpatay. Sa unang tingin, parang pinatay ni Nani ang iba't ibang asawa niya para i-cash ang kanilang insurance money. Gayunpaman, itinanggi ni Nani ang mga paratang na ito at sinabing mayroon siyang ibang dahilan para patayin ang mga lalaki sa kanyang buhay. Ayon sa gigilang granny, pag-ibig lang ang habol niya. Sabi niya, naghahanap ako ng perpektong kapareha, ang tunay na romansa sa buhay. Nagsalita si Nani sa media at nagpinta ng ibang larawan ng kanyang sarili. Sinabi niya na ang maraming nobelang romansa na nabasa niya sa buong taon ay nakaapekto sa kanya sa isang malalim na antas. Sa kanyang pagtatanggol, sinabi ni Nani na gusto lang niya ang walang kondisyon, madamdamin na pag-ibig na nabasa niya. At hindi pera ng insurance. Maingat na pinili ang kanyang mga biktima. Nakaugalian ni Nani Dos ang pagpunta mula sa isang biktima patungo sa isa pa, pinapatay ang kanyang mga asawa kapag sila ay naging sobra-sobra na. Maging ito ay ang kanilang mga gawi sa alkohol o ang kanilang pagkontrol sa kalikasan, si Nani ay tuluyang magwawakas at magwawakas ng kanilang buhay sa pamamagitan ng pagbabalat kayo ng mga nakakalason na pagkain. Habang inamin ni Nani ang pagpatay sa kanyang limang asawa, namatay siya nang hindi nagpahayag ng pag-amin tungkol sa iba pa niyang miyembro ng pamilya. Nalasan din ba niya ang mga ito? Natapos ang pagpatay kay Nani sa pagkakakulong sa kanya, ngunit humantong din ito sa isang legal na pagbabago. Ang Nani Dos Bill. Si Nani Dos ay gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili bilang isang psychotic serial killer na humajijek kapag nagkukwento sa kanyang mga kwentong nakamamatay. Bagamat ang kanyang maraming pagpatay ay itinuturing na mga trahedya sa kanilang sariling karapatan, hindi pa banggitin ang mga di umano'y pagpatay na hindi kailanman nakumpirma, may isang magandang bagay na lumabas sa kaso ni Nani. Matapos maging headline ang kaso ni Nani, ipinakilala ang Nani Dos Bill na humihiling na gawin ang autopsy sa lahat ng kaso ng biglaang, hindi maipaliwanag na pagkamatay. Kung ang alinman sa mga katawan ni Nani ay natuklasan sa isang mas maagang yugto, marahil siya ay nahuli ng maaga. Anuman, si Nani Dos ay mapupunta sa kasaysayan bilang isa sa mga pinakakakaibang serial killer na may masayang ngiti.